Sa akin? Ano? Patawarin mo ako. Vince, sandali. Ate ko, niloko mo kaming lahat! Ano gagawin mo sa akin ngayon? Hakasagutin mo ako, ano? Din sa makinig ka sa akin. Sasabihin ko na sa'yo. Maniwala ka. Gustong-gusto ko na sabihin sa ate mo, Vince. Pero hindi ko siyang magawa dahil sa kalagayan niya. Pero handa na ako sabihin sa'yo ang lahat, pati na rin sa tatay mo. Vince, sasabihin ko sa tatay mo na tama ang hinala niya. Hihingi ako ng tawad sa inyo, Vince. Lalong-lalo na sa'yo. At wala akong pakialam kung ano mangyari sa akin pagkatapos nito. Talaga? Di mo manloloko mo ako? Maraming taon mo ito tinago ko, Christian. Tapos ngayon mo lang sasabihin lahat ng totoo? Vince, hirap na yung loob ko. Para! Vince! Abate mo! Vince! Maluwag pa naman itong sasakyan mo, ha? Bakit hindi na lang dito sumakay si Naram? Hayaan nyo na sila doon, ay Dolores. Mabuti yan, makapag-bonding nga sila eh. Sabi ni Ram, matutuloy na raw pala si na Clarice sa Germany. Nanay!
sa'yo, okay? Hinihiga ka? Halika na, halika na. Halika, halika, halika na. Pasok kita sa loob. Halika, mamakina. Ha? Halika. Mahihika ka pala. Hindi ka nagsasabi. Dito ka lang, ha? Huwag kang naalis. Dito ka lang. Cassandra just texted, everybody's happy though with your speech to business club. Hinihintay ka pa rin niya, Victor. The last time Christian and I talked, sabi niya sa akin na ngayon pa lang daw nila sasabihin sa partner tungkol sa pregnancy ni Grace. Sa atin nila una ipinaalam. At kahit ilang beses mo siyang tinalikuran, tayo pa rin ang una nilang sinabihan na magkakaanak na sila. He's still my son, Teresa. At magiging lolo na ako. Magiging lolo at lola na tayo. Thank you.
Christian will be so happy to see you. Of course. He's my only son. Sis, hold on. Romina. What? Saan? Oh, sige, papunta na kami dyan. Malapit lang kami. Okay, okay, sige. What happened? Si Papa, dinala daw sa St. Michael's. What? He had another attack again. Eh, dumiretso na tayo doon. Malapit lang naman tayo doon eh. Yeah, pero I'll be okay. Ibaba mo na lang ako sa hospital and pumunta ka na diretso sa engagement. One of us needs to be there, okay? Importante to para sa anak natin. Are you sure? Yes, yes, I'll be fine. I'll be fine. Ed, diretso tayo sa hospital. Bilisan mo. Vince. Oh, ikaw pa lang ba? Halika, sama mo ko dito. Tulungan mo ako. May surprise ako para sa Ate Grace mo at para kay Christian. Ay, tignan mo to, tignan mo, tignan mo, tignan mo to. Sa tingin mo kaya magugusan ng Ate Grace mo to? Pinagawa ko to kay Architect Torres. Ang gusto kong mangyari dito, matapos to bago manganak ang Ate Grace mo. Regalo ko sa kanila dahil magkakaroon sila anak. Alam mo, Vince, pambawi ko na rin to sa Ate Grace mo. Dahil lagi na siya umiyak dati nang hindi pa natanggap si Christian eh. Alam mo, bago pa man ako na-convince na talaga walang kasalanan si Christian sa atin, nakita ko na talaga mahal niya ang ate mo eh. Ngayon ko nga lang nakita si Christian napakasaya at dahil kay Christian yan. Butchoy, alam mo, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa atin, maswerte pa rin ako. Isipin mo, nabuo ko ang pamilya ko at nakikita ko kayong tatlo ng masaya. Hey! Pre! Sandali ah. Pare! Kumusta? Oh, buti nakarating kayo. Liga, dito tayo. Dito tayo, liga. Sa atin. Maswerte pa rin ako. Isipin mo, nabuo kong pamilya ko at nakikita ko kayong tatlo na masaya. Iba sa pakiramdam ang matanggap ka ng pinaka-importanteng tao sa iyo. At lahat ng mga taong importante sa kanya na magiging parte ka ng isang malaking pamilya. Nakala mo, hindi na dadating yung pagmamahal na yun, pero nangyari. Yung pagmamahal na akala mo hindi na darating pero dumating para buhayin ka at baguhin yung tingin mo sa mundo. Vince. Vince. Kaya kita sinundo kanina sa inyo para nandito ka. Para kasama mo ang tatay mo. Kapag sinabi ko yung totoo, kapag itinama ko na yung mali ko, Vince. Christian, kung gusto mo itama ang mali mo, dapat hindi mo na kami niloko. Sana sa una pa lang sinabi mo na yung totoo agad kay Ate Grace. Hindi mo na siya inayaang mahalin ka kung magsisinungalin ka rin naman pala kasi anong klaseng pagmamahal yun, di ba? Sa tingin mo ba, Vince, hindi ko alam yun. Alam kong mali. Mali na pinahabat, pinatagal ko pa ng ganito. Mahal ko si Grace. Mahal na mahal. Kaya aminin ko na yung totoo. Ngayon pa? Kung kailan okay na lahat, Christian? Ha? Alam ko anong nakita ko sa loob. Si tatay nagpaplano na magiging buhay natin. Masaya siya. Pagkatapos ng lahat ng problema ang pinagdaanan niya, masaya na siya ngayon. Ngayon na nga yung pagkakataon na matatahimik na yung pamilya ko eh. Ang totoo, magiging maayos na silang lahat. Tapos ngayon ka magpapakatotoo. Ngayon pa, ayos ka rin pala eh. Hindi ako papayag sa gagawin mo. Naintindihan mo. Itintimin ko na lang lahat. Nasarilinin ko na lang. Para sa pamilya ko.
Gusto mo bang magsinungaling pa rin ako? Sa tingin mo gusto ko yun? Hindi ko gusto yun, Christian. Ang gusto ko malaman nilang lahat ang totoo. Ang gusto ko hayaan ko silang magalit sa'yo. Ang gusto ko isumpa ka nila. Pero hindi na ito tungkol sa gusto ko, sa gusto mo, Christian. Tungkol na ito sa pamilya ko. Ilang taon silang nagsakripisyo para sa akin. Ngayon ako naman magsasakripisyo para sa kanila. Hindi mo maintindihan, Vince. Yung mga katulad ko, walang karapatan maging masaya. Dahil gagawa at gagawa ng paraan ng mundo para parusahan ako. Kaya nga munti ka na mahula yung anak namin ni Chris. Kaya hanggang ngayon nahihirapan siya. Dahil nadadami siya sa mga kasalanan ko. Vince, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Pero hindi kita papayagan sa gusto mo. Dahil pipiliin ko na kastiguhin at kamuyan ako ng lahat kung ang kapalit naman nun ay kaligtasan ni Chris at ang anak namin. Mas pipiliin ko na isakripisyo kahit pa ang buhay ko para lang dun. Tol! Takasama yung mga misis niyo. Hindi pa dapat makita ito. Christian, halika. Pakikilala ka sa mga kaibigan ko. Sandali lang mo, Mr. Fontanilla. Kailangan nyo na ho malaman ng totoo. Ano? Ako ang kumuha kay Vince. Anong pinagsasabi mo? Ako ho yung kumidnap kay Vince noon. Ito ho yung sinasabi niya, Tay. Naalala ko na ho lahat. Mr. Fontanilla, ginusto ko lang natakutin kayo. Gusto ko lang nun manggulo. Hindi ko sinasadya na mawala si Vince. Ibabalik ko naman siya. Ibabalik ko siya, Mr. Fontanilla. Christian?